Yan, sa akin naman po, during worship, may nakita po ako habang kinaawit po natin yung ano, yung higher, wider, deeper. Nakita ko po, nasa labas ako ng mundo, tapos may nakita kong malaking globo. Tapos sa globo, yung sinasabi natin, your love is higher, tapos mayroong liwanag na ito yung bilog, tapos may lumabas na liwanag, ganun. Higher, tapos yung wider naman, bigla may parang sumabog na malaking ano, malaking nag-create siya ng pabilog around the earth. Tapos maya-maya naman po, yung your love is deeper, biglang pababa naman po, lumagasa. Tapos na, abang nakikita ko po yun, sabi ng Panginoon, in Romans 8 verse 38 and 39, for I am convinced, sabi ni Paul, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither their height nor depth, nor anything else in the creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Alam mo po, napapansin ko po, most of the Christian ngayon, hindi na po nila na-appreciate yung love ng Panginoon. Kaya nung pinakita sa akin ng Panginoon, you must appreciate the love that I have given to you. Kasi yung pag-ibig para sa atin ng Panginoon, hindi siya nung oras na tinanggap mo lang siya, kundi panghabang buhay at pangmatagalan. Amen po? Amen. Ngayon po, dako naman po tayo sa, wala na po ba, revelation ng Panginoon? Yan, dako naman po tayo sa salita ng Panginoon. Para tuloy-tuloy na tayo. Sabi nga in Romans 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay magpagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi nga po, nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan. Amen! Yeah. May mga kagalakan ba dito sa oras na to? Ay, parang namatayan na. Offering to our living God. Amen. Tunay nga ang ating Diyos ay siya ang pag-asa ng ating pamilya. Si Jesus ang pag-asa ng ating iglesia. Si Jesus ang pag-asa ng ating komunidad. At si Jesus ang pag-asa ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Dapat kumbinsido po tayo dyan. Kaya ang pangalan po ng church natin, Jesus Christ, Hope of All Generation. Kasi si Jesus ang pag-asa ng lahat ng henerasyon. Ngayong araw po, dako naman tayo sa ating pag-uusapan. Ngayon po, may crucial po tayong pag-uusapan ngayong oras na to. Itong pag-uusapan po natin ay napaka-pamilyar na po kayo. Amen po? Itong pag-uusapan po natin ito, naniniwala ako kapag ito'y nalaman ninyo at inyong natuklasan yung kapangyarihan sa likod ng mga salitang ito, ito'y magkakaroon sa inyo ng impact sa buhay niyo to. Amen? Ito'y magbabago ng pamilya niyo, ito'y magbabago ng buhay niyo, at ito'y magbabago ng ating bansa. Amen? Gusto niyo na po bang malaman yung mga salitang ating pag-uusapan ngayon? Amen? Parang walang excitement. Amen? Itong, alam niyo po, itong salitang to kapag natuklasan po talaga natin at naisabuhay po talaga natin, grabe po, lalago po talaga yung buhay natin at yung pananampalataya natin. Yung nakikita po nating bilang, hindi lamang po magiging ganyan yung bilang na yun kapag naisagawa po natin yung salitang to. Ready na po ba kayo? Amen? Bago po natin simulan ng salitang ito, magbasahin po muna natin mula sa salita ng Diyos sa Mark 12. Mark 14 po pala, Mark 14 verse 32 hanggang 42. Yan, sama po tayong tumayo para magising-gising po tayo. Yan, kasi ngayon parang nakakaantok eh, lalo na gutom ka pa. Yan, sarap talaga matulog, di po ba? Yan, ngayon tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin yung salita ng Diyos in Mark 14 verse 32. Sabi, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako ay nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay.
Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makakapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Magsitayo kayo, narito na ang magtataksil sa akin." Sayo po munang panandali ang yumo ko at manalangin. Nakilang Diyos, patuloy namin inaanyayahan ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, hayaan mo sa iyong mga salita, ikaw ang patuloy na mangusap, Panginoon. Lord, I pray na ang iyong presensya ay patuloy na mamalagi sa lugar na ito. And Lord, hayaan mo, ikaw ang patuloy na mangusap sa mga anak mo na narito sa lugar na ito. Lord, let your word, O Lord God, patuloy na pumasok sa aming puso at sa aming isipan. At ito'y magbago ng aming mga buhay, Panginoong Jesus. And Lord, dalangin ko na ang iyong presensya ay patuloy na lumaganap sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Ngayon po, amen. Nalalaman niyo na po ba yung salitang ating pag-uusapan ngayon? Ngayon, bago tayo dumako doon, how do you respond kapag may artistang dumating? Paano nyo, kanali, dumating si Alden dyan o si Ann Curtis? How do you respond? Ha? Siyempre, humihiyaw yung iba dyan. Paano naman kapag may bagyo? Yan, how do you respond kapag may bagyong dumating? Siyempre, yung iba malungkot, di ba? Naliparan ng bubong, ganon. Tapos, how do you respond kapag naman yung Zarks ay 8 pesos na lang? Yan, yung iba, tuwan-tuwa, nagka-stampid pa sa Bacoor para lang makabili ng burger na 8 pesos na dating 100 plus, 190 plus. Di ba? Yun, ano naman, how do you respond kapag may sale sa mall? Yan, di ba? Yung iba, nangunguna na. Ito pa, how do you respond kapag may sunog? Paano kaya mag-response kapag may sunog? Siyempre, sigaw, sunog! Nakakita na ba kayong nag-response siya may sunog? Sunog. Yan, di ba? Parang hindi nakaka-convince, di ba? Yun. How do you respond naman kapag nakapasa ka sa board exam? Siyempre, tuwang-tuwa ka. Naalala ko ngayon, teacher ko, yung nakapasa daw siya sa board exam kasi. Ano, nasa jeep daw siya. Tapos biglang may nag-text sa kanya. Sabi niya, "Sis, nakapasa ka sa LET exam." Tapos siya, nasa katabi niya yung driver. Di niya daw alam kung paano daw siya magre-react. Yung tipong gusto niya daw sumigaw, gusto niyang tumili. Pero baka mapagkamalan siyang baliw ng driver. Kaya pagka-apak niya, pagkalabas niya daw sa jeep, bigla daw siya sumigaw. Kasi grabe, di ba? Ang saya-saya, di ba, ng feeling. Paano naman, kapag how do you respond kapag may mga free? Kunwari, free check-up, free tuition. Siyempre, ang saya-saya ng ganun, di ba? Ngayon naman, oras na to, pag-uusapan naman natin, how do you respond? O ang title ng pag-uusapan natin ngayong oras na to is response to the call. Response to the call. Ngayong oras na to, bilang Kristiyano, paano ka naman mag-response kapag ang usapin ay pananalangin? Amen? Magre-response ka ba kapag ang usapin ay pananalangin? Ay, matutulog na lang ako, di ba? Maraming Kristiyano, ganun eh. Pag usapin prayer, ay, tulugan yan, di ba? Yan, ganyan eh. Yan, we response based on the intents of the things and how we look on things. Diba? Tayo ay nagre-response base sa pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Diba? Kunwari, ang bagay ay patungkol sa sunog. Siyempre, magre-response ng intense. Sunog yan eh, diba? Siyempre, kapag ang bagay ay patungkol sa nakapasa ka, siyempre, ang saya-saya mo niyan, di po ba? Nakakita ka na po ba, nagkaroon ng sunog? Tapos, wala lang siyang ginagawa. Siyempre, we response based on the things that we experience.
Sabi nga, we respond different response or reaction for different situations. Siyempre, iba-iba naman yung reaction natin sa iba't ibang sitwasyon, di po ba? Katulad nung kunwari, may patay dyan. Siyempre, iba yung reaction mo. Nakakita ka na ba kung dumating sa burol, may patay, tapos tawa ng tawa? Namatayin ka din. Di ba wala nang ganun response? Siyempre, kahit ano, yung iba nga nagbabayad pa eh, para lang may taga-iyak eh. Siyempre, yung response, based on the appropriate things and based on the appropriate situation. Sabi nga, response means something that is done as a reaction to something else. It can be answer or reaction. Sabi nga, pag sinabing word na response, ito daw ay pwedeng sagot o pwedeng maging reaction mo. At ito naman, ano naman yung kahulugan ng call? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, response to the call. Ano naman ibig sabihin ng call? Maraming kahulugan ng call, pero ang isang bagay nang napag-uusapan natin pantungkol sa call ay call means prayer. Ibig sabihin, response to the prayer. Kasi maraming Kristiyano ngayon, kapag narinig yung salitang prayer, ayaw mag-response. Di po ba? Alam nyo po, normal sa atin ang iba't ibang sagot at reaction sa isang bagay. Kasi nakabase ito kung paano natin tinitignan ang isang bagay. Marami sa atin, tinatawag na ni Lord, manalangin, pero tulog pa din. Di po ba? Marami, kasi nga sabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya nagpasama ka naman sa flesh. Kaya tulog ka pa din hanggang ngayon, di ba? Alam mo, ang Diyos, mahilig tumawag. Nung hindi pa tayo Kristiyano, ang Diyos, tinatawag tayo ng Panginoon. Lagi niya tayong dinadial para lamang makakilala tayo sa Kanya. Pero ngayong Kristiyano na tayo, kala ng Diyos, hindi niya na tayo tatawagin, pero tinatawag niya pa rin tayo, anak, ano, mag-morning prayer ka naman, di ba? Yung Diyos, tinatawag pa rin tayo, anak, pasok ka naman sa worship, mag-worship ka naman, mag-ministry ka naman, di ba? Still ngayon, tinatawag pa rin tayo ng Panginoon. At ito po yung masaklap. Kailan lang nagiging hot ang hotline ni Lord? Pag may problema lang ba at pangangailangan? Di ba? Kasi most of the Christian ngayon, hindi na nila naiintindihan at nauunawaan yung salitang panalangin. Kaya nga sabi ko sa nung una ko pa lamang sinabi, kapag naunawaan po natin yung salitang panalangin, ito po yung magbibigay yaman sa ating mga buhay. Kasi po lahat ng yaman nakaakibat po sa isang panalangin. Amen? Kaya dapat po nating maunawaan, ano ba yung panalangin? At paano ba tayo mag-respond sa tawag ng Diyos sa pananalangin? Sa Biblia, ang mga disipulo ni Jesus, may iba't iba silang reaction o response sa panawagan sa kanila ni Jesus na manalangin. Di po ba? Kanina nabasa po natin si Jesus na pumunta sa Getsemane, kasama niya yung mga alagad niya, tapos may mga pinili siyang kasama. Tapos ano pong response ng mga disipulo? Katulad po ng response po natin, natutulog, di po ba? Meron nga, tinawag na ni Lord, pumunta sa service, pero nasa service, tulog naman, di ba? Kasi nga, almost, ganun talaga, normal ata talaga sa isang Kristiyano ang matulog during sa presence ni Lord. Pero hindi po dapat ganun, di po ba? Ngayon, Jesus teach us to ignite the fire of prayer. Hindi porkit panahon ng panlalamig ngayon. Di ba ngayon sabi nila, bare months, di ba? Panahon ng malamig, panahon ng panlalamig. Pero hindi po dapat nating isamang lumamig yung ating pananalangin sa Diyos. Kailangan yung prayer life po natin mas mag-ignite pa, mas makahawa pa. Amen po ba? Amen. At most of the Christian, kapag narinig yung pananalangin, ang mga reaksyon nila, may mapapala ba ako dyan? May pagkain pa ba dyan? Di ba? Kaya nga sa morning prayer natin, may pagkain na eh. Para hindi naman porket motivation, kundi para makita nila may pagpapala kapag nananalangin ka. Di po ba? Amen? Kaya ngayon, let's help each other to ignite the fire of prayer. Alam nyo po, ang mga taong successful sa kanilang ministeryo ay ang mga taong may bakod at tumugon sa panawagan ng Diyos ng pananalangin. Amen? Kung gusto nyo, lalo na mga kabataan ngayon, kung gusto nyo maging successful sa buhay, maging anointed, maging miraculous things yung mga gagawin nyo, kailangan back up ka ng panalangin. Bakod ka ng panalangin. Alam nyo po si, yung mga great ministerials natin, si Dr. Cho. Yung si Dr. Cho po ay may isang, siya po ang may pinakamalaking iglesia sa buong mundo as of now po.
Kasi ang members po niya, halos karamihan na ng Koreano, 800,000 na yung members niya. Alam niyo po, nagtanong po sa kanya, what is your secret? What is the secret of your ministry? Alam niyo po ang sagot lang po ni Dr. Cho? Prayer. Yes. Tapos meron naman po yung kilala po nating pastor naman po, si Pastor Castellano, ating G12 father, father of G12. Tinanong po siya kung bakit lumagana po yung government of 12. Lumagana po yung dumami po talaga, yung mga nag-under ng G12, lumago po talaga. Tanong sa kanya, ano po naging gamit nyo para maging successful po yung ministry nyo? Prayer. Alam nyo po yung malalaking tao, yung mga kilalang tao, ang pinakabakod po talaga nila at yung likod po talaga nila ay ang pananalangin. Alam nyo po, may isang pastor, in-illustrate yung pananalangin. Alam nyo po, yung pananalangin daw po ay parang ganito. Alam nyo po yung mga diver, yung mga diver daw po, pag sumisisi dyan, syempre bababa yan, tapos may hose na nakalagay dyan, di ba? May hose silang nakaano hanggang kung saan sila makarating. Pero pag tinanggal yung hose na yun, siguro patay yun, syempre, doon sila kumukuha ng oxygen. Alam mo, ganun din tayo eh. Parang may hose tayo, tapos yung nagkoconnect ng lahat sa atin kay Lord, yung prayer natin. Kaya kapag hindi ka nagpe-pray, patay ka. Amen po? Kaya tayo bilang Kristiyano, we must response to prayer. Kaya nga, response to the call. We must response to the prayer. We must response to the call. Sabi, when do most of the people response to prayer? Ano daw, kailan daw po ang mga tao nagre-response sa mga sa pananalangin? May apat po ako na nakita. Four things, when do most of the people response to prayer? Kapag Mayo po. Alam nyo, kapag Mayo, doon nagre-response yung mga tao sa pananalangin. Alam nyo po, ano yung kapag Mayo? Kapag may problema, yan. Kapag may sakit at karamdaman, kapag may nakatagumpay ang naranasan, kapag may pangako at hirap na pinagdadaanan. Alam nyo po, ang mga tao ngayon, they response to prayer kapag may. Amen? Kapag may problema sa financial, unang bagay po, kapag may problema sa financial o sa iba pang aspeto ng buhay, doon nagre-response yung tao. Alam nyo po, walang masama sa pananalangin mo kapag tuwing may problema ka. Ang problema lang, kapag tuwing may problema ka lang, lumalapit kay Lord. Amen? Walang masama kung may problema ka, lumapit ka kay Lord. Ang problema mo, kapag may problema ka lang, lumalapit kay Lord, yun yung masama. Amen? Pangalawang bagay, kung kailan lumalapit yung mga tao sa Diyos, kapag may sakit at karamdaman. Alam nyo po, walang masama sa pananalangin mo kay Lord tuwing may sakit ka. Kasi naniniwala tayo ang Diyos natin ay yung Diyos na nagpapagaling. Pero I pray, kapag gumaling ka, maging connected ka pa din kay Lord sa pananalangin. Amen po? Pangatlo, kailan lang daw nagre-response yung tao sa pananalangin? Kapag may katagumpay ang naranasan o nasagot ang panalangin nila, alam mo po, walang masama sa panalangin mo kay Lord tuwing may katagumpayan kang naranasan. Kasi mo, syempre kapag nakareceive tayo ng blessing, di ba? Doon yung puso natin tumatalbog hanggang ano eh. Tapos, Lord, thank you! Gumaganon-ganon tayo, di ba? Pero walang masama. Mag-pray ka kay Lord during your victory time. Pero, alam nyo po, I pray and I hope, kahit wala ka man lang maranasan na katagumpayan o di ka answered prayer, you will still pray to God. Kahit wala kang medal na ma-receive, you will still pray to God. Patuloy at patuloy kang lalapit. Amen po. At pang-apat, ang mga tao, lumalapit lamang kay Lord kapag may pangako o hirap na pinagdaraanan. Alam nyo po, believe ako sa mga taong sa bawat oras ng kanilang buhay, connected sila kay Lord. Yung tipong lagi silang nakakaranas ng hirap, pero still connected pa rin sila kay Lord sa pananalangin. Kasi may pinanghahawakan silang pangako. Alam nyo po, yung mga taong may hirap na pinagdadaanan o kahit na pagtagumpayan na nila, pero still connected pa din kay Lord, yun yung mga taong nakakabilib. Amen po. Kaya tayo, maging ganun tayo, hindi lamang tayo lalapit kay Lord kapag may. Pero lalapit tayo kay Lord kahit anong hirap na dinaranas mo, kahit anong kasiyahang dinaranas mo, kahit anong mangyari sa'yo, you will still come to God. Kasi alam niyo yung panalangin niya, yung hinga natin eh. Kapag hindi ka nananalangin, patay ka. Amen? Gusto ko lamang po makita ninyo yung importance of prayer. Amen? Huwag na tayong kapag Mayo lang tayo pupunta kay Lord. Pero every day, every second of our life, we will come to God, we will respond to God in prayer. Amen po?
Ito naman, pangalawa, how do we respond to the call of God in prayer? Paano naman tayo magre-respond sa panawagan ng Diyos sa pananalangin? Amen? Sino po dito willing mag-response kay Lord in prayer? Amen? Walang willing? Walang willing bang mag-response kay Lord dito in prayer? Alam nyo, ang pananalangin ay isang pinakamayaman na parte ng relasyon natin kay Lord. At ito yung nagpapalalim ng relasyon natin kay Lord. Amen po? Kaya nga sabi ko kanina, ito yung pinakamayaman eh. Sabi din dito, ito ay isa sa pinakabanal at supernatural na bagay. Biruin niyo yung prayer pala, isa sa pinakaholy and supernatural thing na binigay ng Diyos na pribilehiyo sa atin. Amen? Kasi because when you pray, you are talking to the supernatural God. Amen po? Kaya wag po nating bandiwalain yung prayer. At ito pa, alam niyo po, yung prayer daw po, ito ang sikreto ng lahat ng pagpapala, lahat ng karunungan, lahat ng miraculous and anointing things ay nasa likod ng prayer. Kasi hindi ka makakapag-ask kung hindi ka magpe-pray. Diba sabi ng Panginoon in Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you. Paano ka mag-ask kung hindi ka magpe-pray kay Lord? Alam naman ni Lord yan, hindi. You must ask and you must pray. Amen? Kaya we must respond to prayer. Sabi, kaya nga pati alagad ni Jesus, di ba, nung mga panahon na kasama ni Jesus yung alagad niya, dumating yung point sa buhay ng mga alagad nila na nagtanong sila kay Lord. Sabi nila kay Jesus, Lord, paano ba manalangin? Alam niyo, kakaiba yung mga alagad ni Jesus. Hindi nila tinanong si Jesus, Lord, paano magpalayas ng demonyo? Di ba, hindi nila tinanong ng ganon. Sabi nila, hindi nila tinanong ng Lord, paano magministeryo? Hindi nila tinanong, Lord, paano magturo ng salita mo? Hindi nila tinanong si Jesus ng ganon. Hindi nila tinanong si Jesus, Lord, paano bumuhay ng patay? Paano magpagaling? Hindi nila tinanong si Jesus ng ganon. Ang tinanong ng mga alagad kay Jesus, Lord, paano manalangin? Alam niyo kung bakit? Kasi nakita nila, kapag si Jesus nananalangin, after Jesus prayed, gumagalaw yung Diyos, kumikilos yung Diyos at nagkakaroon ng milagro. Amen? Alam mo, sa likod ng mga pagbuhay ni Jesus ng patay, sa likod ng mga pagpapakain ni Jesus ng mga 5,000, di ba? Sa 5,000, sa likod ng lahat ng yon ay ang panalangin. Kaya nakita ng mga disipulo, mahalaga pala yung panalangin. Kaya sabi nila kay Lord, Lord, paano manalangin? Alam niyo, sa atin din, we must have the heart of teachable heart, lalo na sa pananalangin. Amen po. At makikita po natin sa verses na to kung paano si Jesus nanalangin. Amen. Jesus teach us how to pray. Makikita po natin in verse 33, sabi dito, 33 and 34, at sinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako may mamamatay. Maghintay kayo dito at magbantay. Alam niyo po, unang bagay, how to respond to the call of God and how to pray. Number one, we must have a surrender. Surrender heart, surrendered life. Alam niyo po, when we pray, we must admit that we are helpless and need God. Kasi maraming tao, hindi sila nananalangin kasi sabi nila, sabi sa isip nila, sabi sa puso nila, ay kaya ko to, hindi ko kailangan si Lord. Pero alam niyo po, when we pray, we are admitting that we are helpless and we need God. Kasi tayo, we value independence rather than depending to God. Ang mga tao po talaga, meron silang values na kaya ko to, independent na tao. Pero alam niyo po, kapag nananalangin tayo, we admit that we are helpless. Kaya ang unang bagay po, we must have a surrender heart. Kasi ang pagsusurrender ay hindi lang yan ginagawa ng mga drug personalities. Diba? Ngayon, pinananawagan na lahat ng drug personalities na sumuko. Pero alam nyo po, ang pagsurrender ay dapat ay ginagawa ng Kristiyanong katulad natin. Amen? Alam nyo po, every time we pray to God, we must have a surrender heart. Sabi, si Jesus, He surrendered what He feel and experience. He surrendered the hardship and everything to God. Alam niyo po, nung unang paglapit ni Jesus sa Gethsemane, tapos kasama niya yung mga alagad, pagkapasok niya doon, sabi, and he began to be deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Alam niyo, he began to pray to God and surrender everything to God.
Alam nyo, ganun din po tayo. Hindi tayo nagsusurrender kay Lord ng isang beses lang. Kasi maraming tao, kala nila nagsurrender lang sila kay Lord nung oras na tinanggap nila si Jesus. Pero hindi po ganun. Yung pagsusurrender po natin, every day, every moment, at kapag nananalangin po tayo kay Lord, dapat isinusuko po natin lahat kay Lord. Kasi yung iba, nung unang tinanggap nila si Jesus, kala nila yun lang yung oras na susuko nila yung buhay nila kay Lord. Pero hindi. Every day, every moment of your life, you must have a heart of surrender, lalo na kapag nananalangin ka kay Lord. Hindi ka lang susuko at susuka during altar call. Pero tuwing pupunta ka sa secret place mo, sa Garden of Gethsemane mo, lagi mong isusuko ang mga bagay na ito kay Lord. Amen po? Sabi, dito sinuko ni Lord ang hirap na kanyang naranasan, matitinding naranasan at mararanasan. Tayo ay binigyan din ng halimbawa ni Lord. Kapag may matindi kang naranasan, isuko mo sa kanya sa pananalangin. Amen po? Kaya ang unang bagay, when we pray, we must have a surrender heart. Si Jesus, nung unang lapit niya sa Gethsemane, he began to surrender the hardship that he had. Yung bigat ng puso niya, he began to surrender to God. Ganun din po tayo. Alam niyo po, alam ng Panginoon lahat ng hirap natin eh. Kaso yung tao lang masyadong nagmamalaki kay Lord eh, hindi sinusuko eh. Pero sa pananalangin po natin kay Lord, we must be open to God. Kasi alam niyo po, ang mga tao ngayon, hindi open sa Diyos. Nakakatawa nga eh, kasi yung Diyos, kilalang kilala tayo, pero tayo hindi tayo open kay Lord. Di ba? Alam na nga ni Lord yung hirap na dinaranas mo, ayaw mo pang sabihin sa Kanya, di ba? Kaya tayo, when we pray to God, we must have a heart of surrender. Suko mo na lahat. Suko mo yung hardship mo. Si Jesus nga eh, nung lumapit siya, he began to surrender the hardship he had eh. Yung tipong Diyos na to, di ba si Jesus, Diyos siya? Pero nagpakatotoo siya. Yung naranasan niya, Lord, ang hirap-hirap naman to. Tayo din, hindi ka Diyos. Amen? Kaya kailangan mong isuko yung buhay mo kay Lord. Isuko mo yung nararanasan mo kay Lord. Lalo na kapag mananalangin ka, isuko mo yung bigat na nararanasan mo kay Lord. Amen po? Pangalawang bagay, in verse 36, sabi niya dito, nanalangin siya, ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Pangalawang bagay na tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus. Una, we must have a surrender heart. Pangalawa, we must submit. Kailangan magkaroon tayo ng pusong submission. Amen po. Sa pananalangin pala, kailangan marunong tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban po natin. Kasi when we pray, most of the time, nangingibabaw yung nararamdaman natin kaysa sa kalooban ni Lord sa ating buhay. Di po ba? Di ba kapag maraming sugat yung puso natin, nangingibabaw yung nararamdaman natin, Lord, inapi ako niyan, di ba? Parusahan mo siya, di ba? Kidlatan mo. Di ba nangingibabaw yung nararamdaman mo kaysa sa kalooban ng Lord sa buhay mo? Amen po? Kaya when we pray, we must submit sa kalooban ni Lord, hindi sa kalooban po natin. Alam niyo po, kapag naunawaan natin yung power of submission in prayer, grabe yung gagawin ng Lord sa buhay natin. Kasi kapag naunawaan po natin ito, ipapako ka niya. Nakakatakot, di ba? Sabi, si Jesus, nung nag-pray siya kay Lord, Lord, huwag yung kalooban ko yung masunod, kundi ang kalooban mo. Eh, ang kalooban ng Lord sa kanya, ipako siya, yun yung nasunod. Alam niyo po, kapag naunawaan yung power of submission, ipapako rin kayo. Amen? Hindi sa physical na bagay na ipapako kayo sa krus ng Kalbaryo, kundi sa spiritual na bagay. Kasi alam nyo po, mahalaga po maunawaan natin ano ba yung pagpakong ito. Alam mo na nananabik si Lord sa mga taong willing mapako. Amen? Si Jesus, naging effective yung mission niya sa earth dito, simula nung siya ay napako. Amen? Naging effective yung nagkaroon ng meaning yung pagpunta ni Jesus dito simula nung ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. Alam nyo kayo, tayo rin bilang Kristiyano, magiging effective yung buhay natin dahil na sa pananalangin kapag we learn to submit at kapag naipako pa na. Yung tipong hindi na yung kalooban mo yung masusunod, kundi ang kalooban na ng Diyos sa buhay mo. Sino pa yung taong pinako? Di ba? Una si Jesus. Yung pangalawa naman si Pablo, tipo ba sabi ni Pablo ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ.
Nevertheless, I live, but Christ liveth in me. Amen. Ibig sabihin, mahalaga po palang maunawaan natin yung word na pagpapapako, lalo na sa pananalangin at sa pagsasubmit kay Lord. Amen. When we submit to God, yun yung oras na ipapako ka niya. Hindi yung kalooban mo yung masusunod, kundi yung kalooban niya yung masusunod sa buhay mo. Amen. Sabi nga, baka kaya hindi ka pa nagiging matagumpay yung mission mo at yung vision mo dito sa lupa kasi hindi ka pa napapako. Hindi ka pa nagsasubmit. Amen. Yung mga taong may submission sa panalangin nila, ito lang i-assure ko na makakaasa kayo na maaaring tugunin yung panalangin ninyo o maaaring tugunin yung panalangin ninyo. Pero huwag kang panghinaan kasi tutugunin yun in a best plan niya sa buhay mo. Amen. Alam niyo po si Lord, kapag nananalangin po tayo kay Lord, may mga sagot ang Panginoon sa atin. Una, yung sagot niya sa atin, baka kaya ka nasasaktan kasi hindi yun yung kalooban ng Lord sa'yo. May best plan siya sa'yo. Kaya when we pray, we must have a surrender heart, we must have a submission heart. Yung submission na to, ito yung hindi yung kalooban mo yung masusunod, kundi yung kalooban niya yung masusunod sa buhay mo. Amen po? Pangatlong bagay, SSS po kasi to eh. Amen. Social Security System, di ba? Yung SSS po to, the last thing is stable. Sabi in verse 37 to the following verse, nagbalik siya at dinagnan niyang nagtulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik na naman siya upang muling makita yung mga alagad at naratnan niyang natutulog. Amen. Nakita po natin in verse 37 hanggang pababang verse. Makikita po natin si Jesus pabalik-balik. At yung bawat balik ni Jesus, nakikita niya yung mga alagad niya katulad natin, natutulog, yeah. Di ba? At sa, ang himbing-himbing ng tulog, amen. Pero alam niyo, ang nakita ko doon, sa pagbalik-balik ni Jesus, he is still stable. Alam niyo po, yung word na stable, sabi, it is a good state or condition that is not easily changed. Ibig sabihin, pag sinabing stable, hindi ka mabilis magbago. Alam nyo po, sa buhay po natin, kailangan pala maging stable yung pananalangin natin. Hindi yung ano, hindi yung stagnant ka na sa prayer mo, kundi yung stable na gaano mang dumating na bagyo sa'yo, patuloy at patuloy kang mananalangin sa Diyos. Amen. Si Jesus, bawat alis niya, bawat balik niya sa prayer room niya, sa prayer place niya, he is still stable on his prayer. Amen. Alam niyo po, ang pagiging stable, hindi ito yung magpe-pray ka lang na straight ka, dapat stable eh. Hindi ganun. Kundi yung hindi ka nagmo-move, hindi po yung ganun. Pero yung ano, yung stable na yung connection mo kay Lord, tuloy-tuloy. Amen. Kahit yung dumating yung bagyo sa buhay mo, kasi maraming Kristiyano, pag dumating yung bagyo, ayaw na mag-pray kasi hindi siya tinutugon ni Lord. Pero hindi po ganun. Dapat yung stable ka, kahit dumating yung unos, tuloy-tuloy ka pa rin nananalangin. Kahit nakikita mo hindi tinutugon ni Lord yung mga panalangin mo, tuloy-tuloy-tuloy ka pa rin nananalangin. Yun po yung stable. At yun po yung pinakita ni Jesus dito. He pray instable. Amen. Alam niyo po si Jesus, tinuturuan niya tayo maging stable sa pananalangin natin. Yung tipong hindi tayo madaling mag-iba, hindi tayo madaling madistract, at hindi tayo madaling madiscourage. Amen. Si Jesus, bawat balik niya sa mga alagad niya, nakikita niya, ay, tulog na naman si Simon. Ay, tulog na naman si Pedro. Pero after niya, uy, gumising kayo, mag-pray kayo, tapos babalik si Jesus sa prayer place niya. Pero, constant pa rin. Hindi siya na-discourage. Kung gano'n ka-intense yung prayer niya nung una, gano'n pa rin ka-intense yung pangalawa niyang prayer. Tapos kumalik siya, nakita na naman si Simon, tulog na naman. Tapos pag sabi niya, uy, gumising kayo, manalangin naman kayo. Tapos pagbalik ni Jesus sa prayer place niya, constant pa din. Yun yung description sa Bible natin. Constant pa rin yung prayer ni Jesus. Ito sabihin, stable yung prayer ni Jesus. Ganun din sa atin. Amen. Kahit anong distraction dumating sa buhay natin, kahit anong yung magigiba ng pananampalataya natin, magdi-discourage sa prayer life natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Amen. Maging stable yung prayer life natin, katulad ni Jesus. Alam niyo po, ang pinaka, maraming mananampalataya, hindi stable ang prayer life nila. Kasi dati, fire na fire sila.
Pero when they entertain problems and struggle, yung fire nila nawala. Amen. Kaya dapat wag po tayong ganun. Ang isa sa pinakamahalaga sa ating Kristiyano, kailangan stable tayo. Amen. Madami nang dumating na bagyo, pero still, yung prayer life mo, stable pa rin, constant pa rin, walang mababago. Kahit hindi mo makita yung sagot, wala pa rin magbabago. Amen. Naalala ko yung panalangin ng isang pastor, sabi niya, Lord, kahit hindi ko man makita yung tugon sa panalangin ko, mananalangin pa rin ako sa'yo. Amen. Dapat meron po tayong ganung kind ng heart kay Lord. Yung meron tayong stable, meron constant yung pananalangin natin at prayer life natin kay Lord. Amen po? Si Jesus, alam po niya yung hirap at tagumpay na kanyang dadanasin. Pero kung paano siya nagsimula nung una sa kanyang pananalangin, he remains stable hanggang siya'y ipako sa krus. Amen po. Alam mo, kaya din natin maging stable because we are shaping our life to be like Christ. Marami nagsasabi, ay hindi ko kaya gawin yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Pero ito sasabihin ko, kaya mo yan. Kasi we are shaping our life to be like Christ. Amen. Dito po tayo magtatapos. Ibalik natin yung init at alab natin sa pananalangin. Amen. When we pray, we must surrender everything to God. When we pray, we must submit to God. When we pray, we must be stable. Yung tipong kahit anong bagyong dumating sa atin, patuloy at patuloy pa rin tayong mananalangin kay Lord. Amen. May mga, sabi nga, wag lang tayo mag-pray kapag Mayo. Mag-pray tayo every day, every moment of our life. Sabi nga, get back to your Gethsemane, pray, pray, and pray. Amen? Bumalik po tayo sa Gethsemane natin. Muli natin tingnan yung prayer room natin, yung prayer life natin. Tingnan po natin ngayong oras na to. Kamusta yung prayer life mo? Nag-aalap pa ba? Yung tipong pag tinignan yung prayer room mo, mainit pa ba? Amen? Mainit pa ba yung prayer room natin, yung prayer life natin? Kung hindi na po, muli po natin ibalik. Amen. Balikan po natin yung prayer life natin. Yung dating unang init natin kay Lord, ibalik po natin iyon. Sa paanong paraan? Surrender. Surrender mo yung panghihina mo kay Lord kung bakit nanlamig yung prayer life mo. Surrender everything to God. Submit. Na hindi yung kalooban mo yung masunod sa buhay mo, kundi yung kalooban niya. And from now on, be stable. Ano man dumating na bagyo, patuloy at patuloy ka pa rin mananalangin kay Lord. Meron po akong nabasang kwento kanina habang ginagawa ko po ito. Merong isang babae, si Louise Redden. Siya po ay isang mahirap. Mahirap po talaga siya. E nagkataon sa buhay niya na wala-wala. Siyempre, mahirap, walang pera. Pero meron nagkataon po na kailangan niya po ng ano, ng pagkain, tapos ng gamot, kasi yung asawa niya may sakit. E di pumunta po siya sa grocery. Pagdating niya po sa grocery, merong isang may-ari doon ng grocery, si John Longhouse. Longhouse kasi basa ko dito eh. Sabi si John Longhouse, isa po siyang may-ari ng grocery. Tapos itong si Louis, yan. Si Louis, biglang pumunta ng counter, sabi niya, parang awan na po, walang-wala po talaga akong pera. Pero kailangan po ito ng pamilya ko. Pwede po bang pagbigyan niyo na lang ako, babayaran ko na lang po pag nagka-pera na ako. Sabi yun ni Louis. Pero sabi sa kanya ni John, uy, lumayas ka na dito, wala ka palang pera, lumayas ka, walis ka. Sabi sa kanya ni John. Tapos maya-maya po, may nakarinig sa conversation ni John tsaka ni Louis, isa pong customer. Tapos sabi ng customer sa kanya, sabi ng customer kay Louis, sige, ako yung magbabayad ng gagastusin niya. Pero ito lang gagawin ko. Gusto ko na itimbang yung ano, yung pwede ba makuha ko yung plate, yung ano niya, yung list. Kasi meron siyang list ng mga bibilin eh, yung babae, yung mahirap. Meron siyang listahan ng mga bibilin. Tapos itong babae ko, kinuha niya yung listahan niya sa bulsa niya. Tapos bago niya kinuha, nag-pray siya. Tapos nagsulat sa loob, sa listahan na yun. Tapos maya-maya, krinampol yun ni Luis, krinampol niya yung papel. Tapos sabi ng lalaki, ito yung kasunduan natin, Luis. Babayaran ko yung kung magkano yung timbang ng papel na to.
Siyempre, papel po yun, wala pong timbang yun, di po ba? E di, ano? Siyempre, si Luis po, pray. Tapos, maya-maya po, timbang yun, sa yung sinaw ng timbangan, parang pang-abogado. Ang ginawa po ng lalaki, dito niya nilagay yung papel, tapos dito niya po nilagay yung mga sa grocery ng babae. Tapos kapag, kung magkano po yung timbang, babayaran po ng lalaki. Parang pinag-tripan lang siya ng lalaki, yung lalaking naka-delay. Parang pinag-tripan lang siya. Tapos maya-maya, yung tinagay niya dito yung grocery, tapos sa kabila, nilagay yung papel. Tapos nagulat sila, dito yung papel, gumaganon, bumibigat. Bumibigat. Tapos yung lalaki, natulala. Tapos pati yung ano yung si John, yung may-ari ng ipapitihan, natulala din. Tapos ano, maya-maya, syempre kasunduan, ibinayaran yung ano mo, customer. Tapos sabi ng customer sa kanya, ito yung bagay, ito yung pinaka-worth it na nabayad. Tapos maya-maya, pagbuklat ng John, ay yung customer dun sa papel, may nakalagay, Lord, alam mo yung kalagayan ng pamilya ko. Ikaw yung Diyos na tumutulong. Panalangin lang pala yung naman ng papel. Hindi yung listahan ng bibili niya. Tapos maya-maya, pag-alis ng John ni Luis, ay pag-alis ng customer tapos ni Luis, nakita nung may-ari ng tindahan, yung timbangan sira. Sira pala, kaya pala tumulong. Alam niyo po, sa buhay din po natin, sa pananalangin po natin, God works when we pray. Amen po. Si Lord kumikilos supernaturally when we pray. Hindi man natin imposible man mangyari, pero kayang kumilos ng Panginoon sa pananalangin. Just response to His call, just response to Him in prayer. Alam niyo po, tayong mga tao, kung ano pa ang kailangan, yun pa yung hindi natin ginagawa. Amen. Alam niyo po, kailangan po natin mag-pray. Kailangan natin iluhod kay Lord yung mga bagay. Kaya gawin po natin ito. Pray not because you want it, but pray because you need it. Response to God's call. Response to Him in prayer. Ngayon po, aawit tayo kay Lord. And when we pray, magpausisa po natin ang ating mga puso. Let's surrender our life. Let's submit to the will of God. And let's be stable in our prayer. Kasi maganda po, unang pinupuno po natin yung sarili natin eh. Kasi mamaya po, we will pray for our family. We will pray for our church. We will pray for our community. Pero maganda po muna mapuno tayo mismo. Amen. Kaya ngayon, lalapit tayo kay Lord. We will sing a song and we will pray to God. Kanya-kanya muna po tayo lapit kay Lord. Magpapuno po tayo. Surrender po natin po ay natin. Submit po natin lang.